Hello po, so ito po yung bagong tank ng aking arwana. So nagpagawa po ako ng bago kasi medyo maliit na po yung luma ko sa arwana ko. Sa ilalim po, meron po siyang ayan, lagayan po ng tank kung sakaling meron po akong budget na yan. May nakaready po lagyan ng kanyang tank para sa ibang isda. So dito po sa gilid, yung pinaka filter niya at pinaka motor. So yung nag-isip po neto ng ganitong setup, yung gumawa po. So hinayaan ko na po siya mag-isip. Hindi na po nag-decide na magbigay sa kanya ng disenyo. So hinayaan ko na po sa kanya. Ayan po yung pinaka motor. Hindi ko pa po nalagyan ng mga filter na foam or lava ring. So yan. Free po yung foam na white foam. So dito sa ilalim, ito po yung butas. Diyan po lalabas daw yung dumi. Kung sakaling dudumi po yung aquarium, yung dumi ng isda, diyan po yung lalabas para po ma-filter. Para matiling malinis yung tubig. So kararating lang po neto guys, kaka-deliver lang. Nilagyan ko po agad ng tubig para makita ko kung meron pong tulo or may leak po yung aquarium. Dito ko po nilagay siya sa malapit sa mga maliliit kong halaman. So ito po yung pinakatubo niya guys, kung saan dyan umiikot yung tubig. So ayan yung tubo niya, papunta po doon sa dulo. Then ito pong, yan tumbong block, papalitan ko po yan kasi masyado po maiksi. So papapalitan ko ng medyo mahaba. Parang mas maganda po kasi yung medyo mahaba yung tubo. Pero titingnan ko rin po yung result pag dumating po mamaya. Kasi sabi mamaya daw po yung dating. So ayan po, puno na po yung tank. So nilagyan ko na po ng asin. At ito na po yung itsura ng aking tank kapag gabi. So ayan po, binuksan ko na po yung ilaw. Tapos yung pinapalitan ko pong tubo, dumating na rin po. Tapos nilagyan ko na rin po ng dalawang kutsarang asin. Kasi yun po yung advice niya sa akin. Maglagay po ako ng dalawang kutsarang asin. Tapos dumating na rin po yung order ko na foam at lava ring. So akala ko madami yung na-order ko. Kukunti po pala. So kailangan mapuno ko po to. So bibili pa po ako. Naglagay na rin po pala ako ng water conditioner. At after 3 days po, sabi sa akin, maglagay daw po ako ng kahit anong klaseng isda. So, bukas po, maglalagay po ako dito ng koi. At after 3 days po, naglagay na po ako ng isang koi. So, isa lang po nilagay ko ang saya-saya niya po kasi ang laki ng kanyang aquarium. At pagkalipas nga po ng 5 araw, ayan, nilipat ko na po kanina yung aking arwana. So, red arwana po siya, hindi po siya humahaba. Ano lang po, palapad po yung paglaki niya. Red po siya, pero hindi ko pa lang bakit hindi pa po siya nagre-red. Pero bata pa po kasi ito, 2 years pa lang po siya sa amin. Kung mapapansin nyo, yung bibig niya, yan, bumubuka-buka kasi nag-a-adjust po siya sa bago niyang tank. So, yan, medyo maalban po yung kilos niya kasi nga medyo malaki-laki na yung tank niya. Meron din po itong certificate. So, ito po yung certificate niya yan. So, ito po yung napili ko kasi sabi nila. Pero sabi naman po kasi ng karamihan, maswerte daw po yung arwana. Pero yung pinakamaswerte na search ko, ito pong red arwana. So, medyo may kamahalan nga lang po. So, dati po kasi nag-alaga rin po ako ng silver. So, ayan po yung sabi. Good luck and prosperity. Yung hatid ng kanyang itong red arwana. So, tingin ko naman, totoo. Depende rin po sa pagsisikap yan ng tao. Kahit na mag-alaga ka po ng ilang pirasong red arwana at di ka naman po nagsisikap, hindi ka nagsisipag, hindi ka nagpipray. So, wala din. At after 1 month, ito na po yung aking tank. So, medyo madumi-dumi na po siya. So, sabi ko sa nagagawa, kailangan isang beses ko lang po linisan sa isang buwan. Ayan po, nakikita naman po yung dumi. At ayan, pinuno ko po talaga ng foam siya para masigurado pong malinis. So, yung gawa siguro ng ilaw. Yung ilaw nga po pala, tuwing ano lang po, tuwing hapon hanggang alas 8 ng gabi, 5 to 8 lang po yung pag-iilaw ko. Kasi, kailangan daw po matulog nung arwana sa gabi. Based dun sa na-search ko din, so kailangan natutulog din yung arwana. Para din po makaiwas sa stress ng isda. Kaya, yun lang po yung pag-iilaw ko sa kanya. Simula 5 ng hapon hanggang 8 lang ng gabi. Then, after nun, pinapatay ko na po. So, iyan po siya, yan. Yung gilid-gilid po nagkakaroon na po ng pagdidilaw after 1 month. So, kailangan lang po, linis-linis lang. Punas-punas lang. Hindi talaga kailangan totaling magpalit ng tubig. Ayan po yung dumi ng arwana. So, pinapakain ko nga po pala sa arwana ko, ano, mealworm or yung superworm. Then, chicken breast. Tapos, pinapakain ko rin po siya ng chicken heart.
Pero everyday po, yung pinapakain ko po sa kanya, mealworm. Yung chicken, isang beses lang po kasi isang linggo nagbibigay. Yan. Halimbawa, ngayong week, binigyan ko po ng chicken heart. Next week naman po, yung chicken breast naman po. Konti lang po syempre, hindi naman ko kalakihin. Dati po talaga yung binibigay kong pagkain sa kanya, yung buhay na isda, yung mga maliliit, tapos mealworm. Kaso lang, nag-advise po sa akin yung may-ari na kakilala ko din ng pet shop na hindi daw po maganda na magbigay po ako ng buhay na isda kasi pwede daw po may dalang sakit yung mga isdang yun at pwedeng malipat sa arwana ko. So, tinigil ko. Yung binigay ko na lang po yung chicken breast, tsaka po yung chicken heart, then yun, yung mealworm or yung superworm. Medyo nagtataka lang po ako ng konti dito sa Ruano kasi siyempre, dun po sa certificate niya nakalagay po red po siya. Tapos yung kulay na nakikita ko sa kanya medyo gold. Yan po yung tubo na pinapalitan ko nga po pala. Diyan po lumalabas yung tubig. Yung galing po doon sa pinaka motor niya. Yung pinaka filter. Yan po. May bula-bula din naman po lumalabas. Yan. Medyo may konting lumot na po yung aking tank. So, medyo mahirap po talaga maglinis. Kasi, yung arwana po kasi tumatalon. So, medyo konting ingat po talaga. So, hanggang dito na lang po. Maraming pasalamat po sa panonood. At see you po sa susunod ko pong videos. Mag-ingat po palagi and God bless you all.